Pagbukas ni Naomi Wang sa kotse, biglang may lalaki nakaabang sa loob. Nakatutok ang baril. Pinapasok siya sa loob ng kotse at pinatanggal ang butones ng damit niya. Biglang dinukot ng lalaki ang puting bra niya at tuluyan siyang hinubaran sa pangitaas. Pagtapos nito, naglabas ng phone ng lalaki at kumuha ng picture. Inutusan niya ang biktima na mag-smile sa picture. Ito ang trahedya ni Naomi Wang. Si Naomi Wang ay taga Florida. Nakipaghiwalay siya sa asawa niya nung 25 years old siya. Naging siyang isang single mother at mahal na mahal niya ang anak niya. Ang biktima ay tumira kasama ang lolo at lola. Mga kalahating oras lang ang layo ng bahay ng biktima at ang lugar na pinagtatrabahuan niya. Isa siyang waitress sa isang coffee shop sa mall. Nagtatrabaho siya from Thursday to Sunday ng hapon. Nung April 3, 2010, sobrang excited na umuwi si Naomi. Nagtatrabaho siya ng lunchtime at wala masyadong customer. Ang sabi ng manager sa kanya, "Okay na, sige, uwi ka na. Wala tayo masyado customer." Sobrang saya ni Naomi. Makakauwi na siya kaagad. Nung papunta na siya sa kotse niya at nung binuksan niya ang pinto ng kotse niya, biglang may lalaki sa loob ng kotse. Naglabas ng baril ang lalaki at tinutok sa mukha niya. Akala ng biktima ay may prank na nangyayari. Sobrang laki ng lalaki kaya wala siyang laban kung magpupumiglas siya. Hindi makapaniwala si Naomi. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Nasa parking lot lang siya sa tapat ng coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. Ang paniwala ng biktima ay isa lamang panaginip ang nangyayari. Bigla na lang may isang estrangherong lalaki ang naglalakad malapit sa kotse. Nagkaroon ng pag-asa ang biktima na may sasagip sa kanya. "Ano ginagawa mo dyan?" ang tanong ng estranghero. Bigla na lang napatawa yung estranghero. Napansin ng biktima na may kakaiba sa estranghero na ito. Doon nalaman ng biktima na kasabwat pala ang estranghero na ito. Hindi malaman ni Naomi kung paano siya tatakas. Walang tao sa lote. Kung tatakbo siya, madali lang siyang babarilin at di pa siya pwede mamatay dahil may anak pa siya. "Pumasok ka sa loob ng kotse," ang sabi ng sospek. Sabay tutok ng baril. "Umupo ka sa harap at mag-drive ka," ang sabi ng sospek. Umupo nga sa harap ang biktima at nagsimula mag-drive. Napunta sila sa isang bakanteng lote na may parking lot habang ang kasabwat na estranghero ay nagpaiwan na. Sa isip-isip ng biktima, "Napaka-unfair. Wala akong ginawang masama. Bakit nangyayari ito sa akin?" Nagmamakaawa ang biktima na palayain siya. Ang sabi ng biktima, "Kunin mo na yung kotse ko. Di ako magsusumbong sa mga pulis. Palayain mo lang ako." Di nakinig ang sospek. Sinabihan siya na magmaneho ulit. Alam ng biktima ang lugar na yun. Alam niya kung saan tumatambay ang mga pulis. Iniisip niya na pwede siya magmaneho papunta sa lugar na yun. O di kaya, bigla tumigil at tumakbo na lang. Nagdesisyon ng biktima na imaneho ang kotse sa isang restaurant na isa ring lugar kung saan may mga pulis na minsan kumakain. Pagdating niya sa car park ng bagong restaurant, nawalan siya ng pag-asa. Halos walang tao. Iniisip pa rin ni Naomi na walang masamang mangyayari sa kanya dahil umaga naman. Pinatigil ng sospek ang kotse at sabay tinutok niya ang baril sa mukha ng biktima. "Lumipat ka sa likod," ang sabi ng sospek. Dito, nagsimula na umiyak ang biktima. Naniniwala pa rin siya na walang masamang gagawin ang sospek dahil hapon at may araw pa. Ang problema, may itim na tint ang windows ng kotse kaya walang makakakita kung ano man ang mangyayari sa loob ng kotse. Sinabi ng sospek, "Tanggalin mo na ang damit mo." Umiyak nang umiyak ang biktima. "May anak pa ako, naghihintay sa akin," ang sabi ng biktima. Mas lalo nagalit ang sospek at nagpaputok ng baril sa may upuan. Mabuti na lang di tinamaan ng biktima. Pero ito ang nagpapaalala kay Naomi na meron bala ang baril at anytime ay pwede na siyang patayin. Walang choice ang biktima kundi maghubad. Unti-unti tinanggal ng biktima ang botones ng polo niya. Nang masulyapan ng lalaki ang dibdib niya, dinukot ng lalaki ang bra ng biktima, tinapon sa sahig ng kotse. Nung natanggal na ang pangtaas na damit ng biktima, biglang naglabas ng telepono ang sospek at nagpicture. Nakakasilaw ang mga camera flash ng phone. Pagtapos nito, sinend ng sospek ang mga picture sa kasabot niya na estranghero. Tumawag ang estranghero sa telepono at nag-usap ang sospek at ang kasabot nito. Nagtatawanan sila. Pusmag-usap, biglang tumingin ang sospek na naglilisik ang mata. Biglang binugbog ng sospek ang biktima. Pagtapos gumawa ng bayolente na bagay, nagtanong ang sospek, "Asa na ba tayo? Saan tayo nakapark?" Ang sabi ng biktima, nasa bakanteng lote na parking lot sila. "Sige, magbihis ka na. Pupunta tayo sa desyerto. Tatapusin natin ito." Nung narinig ito ng biktima, alam niya na may mangyayaring masama. Chapter 2, Ang Tangkang Pagtakas. Biglang tumawag ang kasabwat ng sospek sa telepono. Habang nag-uusap ang sospek, nakita ng biktima na ang baril ng sospek ay nasa sahig ng kotse. Dahan-dahan, kinuha ng biktima ang polo niya. Wala na siyang oras mag-ayos o magsuot pa ng bra. Naiwan ang bra niya sa sahig ng kotse. Alam niya na pwede mabukas ang pinto ng kotse. Bumilis ang pagtibok ng puso ng biktima at medyo pinapawisan na siya. Nagbilang siya sa isip niya.
isa, dalawa, tatlo. Lumabas ng kotse ang biktima at kumaripas ng takbo ang biktima. Dating niya sa isang restaurant, hindi siya pinagbukas. Takot din ang manager ng restaurant. Ang suspect naman ay nagsimulang habulin siya. Pagdating nila sa isang bakante na lote, nahablot siya ng kriminal. Hinawakan ng suspect ng malakas ang kamay ng biktima na parang mababali na ang buto niya sa sobrang lakas. Pinadapa siya sa lupa habang nakatutok ang baril. Unti-unti, binaba ng lalaki ang pantalon niya at ang brief niya. Tapos nito, hinila ng lalaki ang pantalon ng babae at binaba ang panty niya. Dito na nagsimula pumatong ang lalaki at sinimulan niyang halayin ang biktima. Ramdam na ramdam ni Naomi ang sakit at hapi habang hinahalay siya at hinahalik-halikan sa leeg. Pero wala siyang magawa. Nais niyang sumigaw dahil may araw pa pero walang tao. Sinusubukan niyang sumigaw ngunit walang lumalabas na boses. Sa sobrang sakit ng pangahalay sa biktima, nakatulog na ang biktima. Pagtapos makaraos ang suspect, bigla itong tumakbo at bumalik sa kotse. Ang problema, may safety lock ang kotse. Di na siya makapasok. Tumakbo na lang siya sa may kalsada at doon nawala na parang bula. May mga witnesses na nakakita na ang biktima ay walang pantalo na nakadapa at natutulog sa lupa. Dito na tumawag ng mga pulis ang mga nakakita. Chapter 3, ang paghahanap sa salarin. Dating ng mga pulis sa lugar, nakita nila ang babae. Buhay ang babae, kaya nakapagbigay kaagad ng statement ang babae. Sa kotse naman, doon nakita ang sobrang daming ebidensya na iniwan ng suspect dahil hindi nakapasok ulit ang suspect sa kotse. Nandun ang puting bra ni Naomi na naiwan sa sahig. Nandun din ang baril ng suspect. Ang baril ang pinaka-importanting ebidensya dahil ito ang tutulong sa paghahanap ng salarin. Nung nakita ng inspector ang baril, nagulat siya dahil familiar siya sa baril na ito. Naalala ng inspector na may pulis na nag-file ng missing gun sa headquarters ng mga pulis. Ang sabi ng pulis na ito eh nawala daw ang baril niya at baka ninakaw. Ang pulis na ito ay si Jackson Smith. Ang inspector ngayon ay may dalawang teorya. Ang salarin ay ang magnanakaw ng baril ni Jackson Smith o ang salarin mismo ay si Officer Jackson Smith. Tinuro ng biktima kung saan sila nag-drive ng salarin at sa ang parking lot sila unang nagkita. Dinala ng mga pulis ang biktima sa lugar nung araw na yon at totoo nga, nandoon ang salarin at ang kasabwat niya. Nandoon si Officer Jackson Smith at ang kasabwat niya na si Officer Mason Johnson. Dinala ng inspector ang biktima at pinaharap niya sa dalawang suspect. Nanginginig ang biktima nung nakita niya ang dalawang ito at tinuro ng biktima na sila ang dalawang suspect. Nadiskubre ni Naomi na ang dalawang suspect na ito ay mga pulis din. Kaya natakot siya dahil baka gamitin nila ang koneksyon nila para makataka sa batas. Agad inaresto ng inspector ang dalawang pulis na ito at tinanong sa presinto. Todo tanggi pa rin si Jackson. Di daw niya alam ang mga nangyayari. Ang sabi niya, nakainom daw siya ng alak at tapos may gamot daw siya na antidepressant na iniinom kaya maaring naka-epekto ito sa kanyang pag-iisip. Ang kasabwat niya na si Mason ay wala na nagawa. Sobrang lakas ng ebidensya kaya umamin na lang siya sa kasalanan niya. Kapalit ang mas magaan na parusa. Binigay ni Mason ang phone niya sa mga pulis at nandoon lahat ng ebidensya ng mga pictures. Habang nasa kulungan itong si Jackson, tinatakot niya ang biktima. Maraming beses siya tumatawag mula sa kulungan. Pinagbabantaan niya ang biktima gamit ang phone ng presinto. Meron pang oras na may unidentified na kotse na laging sumusunod sa biktima at ginugulo siya. Ang district attorney ay nakita ang potential na danger laban sa biktima kaya nilagay si Naomi sa witness protection program. Chapter 4, ang paglilitis. Sa paglilitis, nagdepensa si Jackson. Ang sabi niya eh nabaliw daw siya dahil sa ininom na alak at gamot nung panahon na iyon. Naapektuhan din daw siya ng trauma dahil sa isa siyang sundalo dati sa Iraq. Ang asawa ni Jackson ay sinuportahan din ng mga depensa ng suspect. Si Mason naman ay nakipag-cooperate sa korte dahil gusto niya humingi ng mas mababang hatol. Sinabi niya nung April 3, marami silang ininom na alak. Dahil sa kalasingan, nagpa siya ang dalawa na maghanap ng mga babae. Dito nila nakita ang biktima. Hinatulan si Mason ng 5 years lang sa pagkakakulong dahil sa cooperation niya sa korte. Si Jackson naman ay hinatulan ng life imprisonment. Nung June 2, 2012, si Jackson ay biglang nagpakamatay sa selda niya. Media like GMA, ABS-CBN, and alike plays a vital role in shedding light on important social issues and this story is no exception. Through its coverage, the media raises awareness about the flaws and complexities of the legal system, sparking conversations and debates. By sharing this story, the media can bring attention to the larger societal issues surrounding capital punishment and the need for reform. This coverage can lead to public discourse, increase understanding, and potentially inspire individuals to take action to bring about positive change. The media's role in amplifying voices
voices, exposing injustices, and promoting dialogue is essential for more informed and compassionate society. Muli, ako si Topher at salamat sa panonood sa Kwento Ngayon Channel.